Pamilya, i-share ko lang sa inyo itong bagong bili kong phone, Oppo A3S. Sabi ng Oppo, bigger battery, dual camera. So, it cost 6,990. Yan, para may proof. And then, kasama niya yung bag. Ano ba yung laman ng Oppo A3S na to? So, buksan natin. Ito, first, yung nasa top. So, ito yung pin. Yan yung pin na ginagamit pag gusto mong maglagay at magtanggal ng SIM card or memory. So, meron na po siyang kasamang jelly case. So, free po ito. Ito yung kasama. And then, yung manuals ng Oppo. So, yan. And then, ito na yung unit mismo. Yung Oppo. So, eto na yung unit. So, ang color niya sa harap, kasi yung pinili kong color is yung dark purple. So, hindi siya, mukha siyang itim dito. Mukhang black. Pero dalawa lang yung kulay na pagpipilian, yung red at saka eto, dark purple. And then, so, eto yung pinili ko. I-on na natin. So, habang nag-on siya, ito pa yung mga kasama. Sa loob, merong charger. Ito, charger. So, fully fast charger ito. Sabi nung ano, mag-charge ka 2 to 4 hours. 2 to 4 hours. And then, yung USB cable. So, yun. Yun lang laman niya. Wala nang kasamang headset. Kasi lahat ng model nila na meron lower price, yun po ay wala na pong headset na kasama. So, sa lahat ng Oppo na binibenta yun. Pero pag gusto nyo ng may headset yung mas mahal, yun yung may free. So, eto na. So, balik tayo dun sa phone mismo. Ano bang laman nito? Actually, kanina binuksan ko na to. So, na-set ko na to. Nilagyan ko na ng Oppo ID. Yun. May Oppo ID na ako. Nakagawa na ako. So, yun yung una mong gagawin pag nabili mo tong cellphone na to. Lagyan mo ng Oppo ID. And then, eto yung specs niya. So, meron siyang 2GB RAM, random access memory. Yan yung diyan mo masusukat kung gaano kabilis yung isang cellphone. Pag mas mataas yung RAM, mas maganda yung performance niya. Pero sa phone na ito, mukhang maganda naman yung performance niya sa 2GB. Tapos device storage,
Meron siyang 16 gig, pero since nagamit na itong ibang storage niya sa ibang apps, yung mga pre-installed apps, so expect ng meron kang mga 8 gig, more or less 8 gig. Sa akin kasi nilagyan ko na ng mga apps, so 6.80 gig na lang siya. So ito yun, 6.80 gig na lang. So mas malaki compared dun sa iba. Pero kung gusto mo ng mas malaki ng memory, internal memory, so meron namang A3S na 9,990. So yun yung mas mataas yung memory nun. Pero kung gagamitin mo lang siya for personal use lang naman, so okay na rin tong A3S na 6,990. And then, sa harap po, meron po siyang yun, front camera. Meron 8 megapixel yung front camera niya. And then, yung rear is 13 megapixels. Meron din po siyang LED flash. So magandang klaseng phone ito at lower price. So hopefully magagamit po na to siya for Facebook, YouTube and other stuff. Especially dun sa ginagawa ko mga videos para medyo maganda yung kuha ng mga videos natin. So yan lang po guys ang maishishare ko sa inyo. Kung gusto nyong bumili ng cellphone at gusto nyong mas mura, mas maganda itong model ng Oppo A3S. For only 6,990, mabilis at maganda yung performance ng cellphone. Tsaka sa internet use, mabilis talaga siya. Wi-Fi naman yung connection ko, so medyo mabilis. Then pag nag-research ka, ganun siya kabilis. So compare dati sa cellphone ko na Samsung, mabagal, matagal yung processing ng cellphone. So hopefully makatulong yon sa mga nagbabalak bumili ng cellphone, para at least mayroon na kayong idea kung anong cellphone yung bibiliin nyo at kung ano yung performance ng isang cellphone bago kayo bumili. At meron namang ibang videos na ipapaliwanag sa inyo yung specs ng bawat cellphone. Try nyo na lang tingnan sa YouTube. Ito sa akin, at least may idea lang kayo para hindi naman masayang yung pera pinagpaguran nyo. Yan lang po. Maraming